that is now. Bless the Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah.
Aleluya. Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Yung lumalhati, pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang lahat ng mga may karamdaman at may sakit inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihinaan at nalulumbay inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema, inyo pong tugunin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan, inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita at higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oh,
natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew chapter 24, verses 36 to 44. No one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Two men will be in the field. One will be taken and the other left. Two women will be grinding with a handmill. One will be taken and the other left. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this: if the owner of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken in two. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Ngunit walang nakaaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakaaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. To God be the glory.
Purihin, purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to Matthew chapter 24, verses 42 to 44, therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have left his house be broken into. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. So, brothers and sisters, minsan may isang nanay. Dala-dala niya yung kanyang anak. 7 years old, maliit pa lang. Pumunta sila sa isang tiyanggi. Kaya lang, maraming tao, siksikan. Kaya sinabi nung ina sa kanyang anak, "Anak, kumapit ka ng mahigpit sa palda ko, ha? Huwag kang hihiwalay sa akin." Maya-maya, nung tumingin ang nanay at tinanap yung kanyang anak, nawawala. Kaya lumapit siya sa isang security guard. Mamang Sikyo, tulungan niyo naman ako, nawawala yung anak ko. Ano po ba ang itsura ng anak ninyo? May hawak pong palda. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at tawagin na po natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike Z. Velarde. Kumusta na kayo? Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayayaman pa, matalino, matuwid, kaparangan, wagas at pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maging hawa at matagumpay! Matalino pa. Thank God ako ay malakas at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. God, ako'y malakas at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Katawan ko ng kalariman mo kay iba. Pag narinig pa lang ang salita, sasabihin mo iba-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Prosperous.
prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman. At matalino pa. Okay, find your partner. Sasanayin natin ito. Ang unang sasabihin nyo ay ano? Ako ay si Noah ngayon. Okay, 1+1. Ako ay si Noah ngayon. Pangalawa, sabihin mo, o ano ngayon? 1+1. 3+3. 3. O ano ngayon? Ha? Sasabihin nyo, mapalad ka sapagkat hindi ka malilimutan ng Panginoon. Mapalad ka sapagkat hindi ka makakalimutan ng Panginoon. Pag tayo ay natulad kay Noah, pagdating ng Panginoong Kristo sa kanyang pagbabalik, hindi tayo makakalimutan. Amen ba? 1+1. Si Noah ngayon. 3+3. Ngayon. 7+7. Malay ka sapagkat hindi ka makakalimutan ng Panginoon. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay, taas ang kamay. Practice niyo yan ha, araw-araw, pagising niyo sa umaga, remind yourself, ako si Noah ngayon. Ha? Si Noah kasi isang magandang halimbawa na kinalugdan ng Panginoon. Kapag tayo ay natulad sa kanya, tiyak yun. Ligtas tayong lahat. Amen ba? Oh, sige, pagbilang kong tatlo, yung kong tatlong ulit, ano sasabihin nyo? Ako'y si Noah, ako'y si Noah, ako'y si Noah ngayon. Ulitin nyo nga. Ako'y si Noah, ako'y si Noah, ako'y si Noah ngayon. Isa, dalawa, tatlo. Purihin, purihin natin ang Panginoon. Okay. According to Matthew, it says, no one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son of Man, but only the Father. So walang kakaalam nung araw na yon. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man.
For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Two men will be in the field, one will be taken and the other left. Two women will be grinding with the handmill, one will be taken and the other left. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Are you ready? Ha? Are ready na ba kayo? Ready sa ano? Ready sa pagdating? Saan? Ready, ready, ha? So ang ating topic ngayon ay tungkol sa paghahanda. Tanungin ko kayo, kung kayo ay may inaasahan darating sa inyong bahay, ano niyong gagawin niyo? Ha? Maghahanda. Anong gagawin niyo sa paghahanda? Ha? Lalo kung mahalaga yung inaasahan niyong darating. Anong paghahanda ang gagawin niyo? Una muna, siyempre maglilinis kayo ng inyong bahay, ng inyong kapaligiran. Kung ang hinihintay niyo naman darating yung inyong Prince Charming, ano, maliligo kayo. Amen ba? Magbibihis, maglilipstick, magpapaganda. Pagkatapos doon, ang gagawin niyo? Saan kayo pupunta? Sa kusina? Ah, hindi. Sa bintana. O kaya sa pintuan. Diba? Doon kayo mag-aabang ngayon. Nasundan niyo ba? Okay. Pinakikita ko sa inyo yung uri ng paghahanda. Maging handa tayo. Now, this is part of the lesson we are going through about Noah, kapanahonan niya. And marami kong katanungan ngayon. For example, de napuno ang lupa ng tubig. Buong daigdig, nabalot ng tubig. Yung pinakamataas na bundok, sabi sa Biblia, 20 feet high pa yung tubig doon sa pinakamataas na bundok. Kaya yung daong ni Noah talagang lulutang-lutang sa tubig. Ngayon, pakaraan ng 10 buwan, natuyo yung tubig, di ba? Tanong ko, saan napunta yung tubig? Ha? Sino sa inyo magpapakasal sa overnight? Kung ako kayo, may bala kayong mag-asawa, dito kayo magpakasal pag overnight. Pag anniversary natin, bakit? Libre lahat yon, pati handaan libre. Iahanda ko yon lahat na nagpapakasal, pati yung kanilang mga ninong at ninang. Amen ba? Kaya dito na kayo magpakasal. Anyway, ang gusto ko malaman natin ngayon, ang utos niya ay be ready. Ha, sabi dito, so you also must be ready, because the Son of Man
will come at an hour when you do not expect Him. Kaya kayo ay maging handa sapagkat wala nakakaalam kung kailan siya talaga darating. Wala. Kaya huwag kayo maniniwala dun sa mga nanguhula na darating na. Ha? Basta darating. Anytime, pwedeng dumating mamayang gabi, pwedeng bukas, pwedeng sa overnight natin. Diba? At sa overnight natin, meron tayong special, ano? Meron tayong papanoorin yung mga kahanga-hangang gawa ng Diyos sa gawaing ito na isinapelikula ni Carlo Caparaz. So, ang premier showing po niyan ay dito sa loob ng El Shaddai House of Prayer at sadyan sa labas. May ticket. May ticket. Hindi libre yan. May ticket. Ngayon, yun dito sa loob ng House of Prayer, iba yung presyo ng ticket. Yung ticket mismo, pwede niyong itago na bilang souvenir. Special po yun. Pinagpala yun. Kung may problema kayo, tulad ng panyo, pwede niyong gamitin ang ticket na yun para sa himbalang kailangan ninyo. Amen ba? Ang unang himala, kung mabunot yung inyong ticket number, ay bibigyan ko kayo ng isang condo unit dyan sa Ambel Mansion. Bilang first prize. Dito yun sa loob ng House of Prayer. Yung ticket naman sa labas, ang first prize doon ay, ano tawag doon? Showcase pangkabuhayan, yung pina-franchise ngayon yan eh. Yung mobile food court. Kasama yung franchise fee noon, was to around siguro mga 350,000. Kasama na yung paninda doon. Palalaguin nyo yun. Baka naman isang tindahan lang, kinain nyo na yung binta. Kailangan ng bago yun para makatulong din kayo sa iba. Plus cash prizes dito sa loob, ang bonus prizes after the first prize is 50,000 pesos. Pag nabunot yung ticket mo, 50 million. Second prize is round trip ticket plus hotel accommodation sa Singapore during the 25th anniversary ng Singapore El Shaddai Chapter sa September 24 and 25. Ngayon, convertible into cash din yon kung gusto nyong i-cash yun. Sa labas naman, marami ding cash prizes. At maliban doon sa showcase sa pangkabuhayan, mayroon pong tatlong nag-donate ng tricycle pang pamasada. Para sa second prize naman yun. At maraming cash prizes, kaya bumili na kayo ng ticket. Simula po sa Sabado, ang dito lang ibibinta yun sa loob ng House of Prayer tuwing araw ng Martes at Sabado, simula sa Sabado. So ilang Sabado na lang yan until August 20. Last sale niyan is morning ng August 20 at sapagkat ang showing na niyan ay sa gabi, alas 7 ng gabi. So, yung nasa malayo, pwede na kayong magpabili, pero sigurihin nyo nakalista sa pangalan nyo yung ticket na inyong bibilhin para hindi manakaw ng iba ang premyo. Ang bunot niyan ay sa umaga ng overnight. Right away, in the morning of Sunday, August 21, bubunotin natin yung mga numero para yung lahat nandito pa, pati yung mga galing sa probinsya. Right away, makiklaim nyo yung premyo pag nabunot yung ticket nyo dyan sa stage natin. Bibili ba kayo? Sinong bibili? Lahat na bibili, pagpapalain. Ano? Magkano ang ticket? Dito sa loob, 5,000. Doon sa labas, 500. O, sa labas na lang kayo. Limited lang yung ticket dito sa loob.
Aba, yung first prize naman ay isang kondo, ano? Oh, kung ako kayo, bibili ko ng 100 ticket. Magkano nila 100 ticket? Sa 5,500,000. Eh, yung kondo, 3 million na halaga. Amen ba? Plus yung kondong yon, nandoon na yung aking unan. Yung aking mga inunan na luma na, na may amoy na, kasama yun doon sa kondo. At saka yung banig na aking hinigaan. Ako kasi nahihiga sa banig sa sahig. Sister Ben na nasa kama, ako naman nasa banig. Kaya wala na kayo ma-imagine. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Be ready, sabihin nyo. Ano ibig sabihin ng be ready? Maging handa kayo, hindi lang sa araw ng Linggo o kaya araw ng Sabado o araw ng Martes. Sa lahat ng oras, dapat tayo ay maging handa sapagkat hindi natin alam kung kailan nga siya babalik. Sabi ng isang pilosopo, matagal ng balita yan. No? 2,000 taon na nakakaraan. Pero nasaan na siya? Bakit hindi siya bumabalik? Sabi sa Biblia, kaya hindi pa siya bumabalik sapagkat pinagbigyan ng pagkakataon ang lahat na makapaghanda sapagkat ayaw niyang matulad tayo sa panahon ni Noah na walang kamalay-malay, dumating yung baha, yung lahat na hindi naniwala kay Noah, ano nangyari? Nalunod sa baha silang lahat. Tayo naman ay hindi na sa baha malulunod. Alam mo kung saan? Yung maiwanan, mababagsakan ng apoy na galing sa langit. Sabi doon eh, mga bituin malalaglag. Apoy yan eh. Apoy, malayo nakikita niyan yan. Malalaglag yan. Yung maiwanan dito, ang tatamaan. Yung kinuha na, kasama ng Panginoon, siyempre hindi naaabutan. Diba? So ang tanong ay, paano tayo magiging handa? Paano? Kayo? Kaya ang tanong ko sa inyo, handa na ba kayo? O ngayon, hindi na makasagot. Kanina, handa daw. Okay. Bibigyan ko kayo ng 4 na palatandaan o bagay na magiging handa tayong lahat. First, para tayo maging handa, you must believe the good news. Paniwalaan nyo ang mabuting balitang ito na muling babalik si Kristo Jesus sa ating daigdig. Amen? Upang maghari sa atin. Believe the good news and ano na gagawin? Kasi hindi tayo handa lahat eh. Sa ngayon, hindi tayo handa lahat. Marami kasing nakinig sa mabuting balita, maraming naniwala, pero hanggang ngayon ay hindi binyagan. Nakikita natin dito yan, maraming matatanda na hindi binyagan. Believe the good news and be baptized. According to Mark chapter 1 verses 14 to 15, after John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong makasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Kasi kung hindi tayo naniniwala, hindi tayo maghahanda. Amen ba? So, bilang mga makasalanan,
Sa sandaling marinig natin mabuting balita at tayo naniwala, ang unang hakbang ay magsisi. Magsisi. Go to confession. Kaya ang ating iglesia ay mayroong sacrament of confession and sacrament and baptism. Pabinyag tayo sa tubig at saka sa espiritu. Kaya kung mga hindi pa kayo binyagan, kailangan magpabinyag kayo. Amen ba? For example, binuksan natin dito sa ilalim ng stage na ito, yung healing pool. Yung pintuan niyan dyan is door of mercy para sa atin lahat. Pero hindi kayo pwedeng pumasok niya na hindi po kayo handa. Ayon sa instruction ng Santo Papa, for the year of mercy, before you enter the door of mercy, you must have a good confession. Yung buo natin pagkatao, yung ating mga kasalanang nagawa, inisip. Alam mo, sa isip lang, malaking kasalanan na yan. Pakikita ko sa inyo sa Sabado, paano nagkasala yung isa sa mga anak ni Noah. Kaya bumalik ang kasalanan sa mundo after that. So, go to confession. Kung di pa kayo binyag, pabinyag kayo. That's the first step. Sabi sa Mark 16:15-16, Jesus said, "Go into the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned." At sinabi ni Jesus kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan." Ang mabuting balita ay binubuo po noong unang pagparito ng Panginoon Kristo kung paano siya pinarusahan, pinatay, inilibing, at muling nabuhay. At pagkatapos noon, umakyat sa kanan ng Ama. Pero bago umalis siya, nangako siyang siya ay babalik. So ang kabuhayan ng mabuting balita ay yung muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sa panahong yon, walang nakakaalam. Wala. Ang mga anghel, ang anak ng Diyos, ang Panginoong Kristo, hindi niya alam. Ang tanging nakakaalam lamang ay ang ating Diyos Ama. So, wala. Walang kakaalam. Hanggang sa ngayon, wala kakaalam. Hula-hula lang yan. Karamihan. So, yamang hindi natin alam kung kailan talaga, because anytime yun. Ng Diyos, isang iglap lang. Amen ba? So, kailangan maghanda tayo. Maging handa tayo. So, bahagi ng paghahanda ay yung pagsisisi. Sabi sa 1 John chapter 1 verses 8 to 10, "If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins, and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word has no place in our lives." Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, sabi ng iba, dinadayaan natin ang ating sarili at wala sa ating ang katotohanan. Kung ipapinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan pagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Sino sa inyo walang kasalanan? Sino ang makasalanan? Disqualified kayo lahat. Ano ba? Ngayon, para tayo ma-qualify sa pagbabalik ng Panginoon, maghanda tayo, anong dapat gawin? Magsisi na. Aminin natin.
At saka itong pagsisising hiningi sa atin, hindi po yung uulitin na naman. No? Ulitin na naman. Saka na naman mangungumpisal tayo sa isang linggo. Kung dumating nung inulit natin, wala tayo, hindi tayo handa. Diba? So, this preparation is for all time. Habang tayo ay nabubuhay. Once we decide to go to heaven, ay kailangan patungo doon ang lahat ng ating paghahanda. Amen? Kakalimutan natin yung mga nasa paligid natin. Okay, matakot. In fact, ito dapat ating pinapanalangin. Yung dumating na siya. Alam mo, kapag dumating na siya, lahat ng problema natin tapos na. Tapos na. Amen? Nang isang araw, may pumunta doon sa opisina, sa tanggapan ko, kasama yung apo niya. Kako ano yan? Adik po yan. Adik po, sir po. Pinasusuko ko na siya sa iyo. Kako, bakit sa akin susuko yan? Doon kako kinutirti. Doon pasukuin yan. Amen ba? Oo. So, hindi sila handa kagaya niyan. Nabigla sila ngayon. Kita nyo, ang dami pala. Talamak na pala talaga ang duruga sa ating bansa, no? Mabuti na lang, nanalo si Duterte. Oo. Diba? Oh, halata ko kung sino Duterte. Palakpakan kayo. Oo, kasi walang magmalakas ng loob na talagang labanan niyan, eh, diba? Ano sa tingin niyo, malilinis yan? Ha? Malilinis niya yan? Kung siya lang, di matatapos yan. Kailangan tulungan natin siya. Kung mayroon kayong mga kamag-anak na nagdodroga o nagtutulak ng droga, ha? Pasukuin niyo na. Huwag sa akin, ha? Loon sa kanila. Ako pinapanalangin kayo, magtagumpay talaga yan. Amen. Sa tingin ko yung mga drug lord, wala na dito. Sa takot lang noon, ano? Umalis na yung mga iyon. Kung nandyan pa, ituro nyo na. So, handa tayo. Handa. Sino talagang naniniwalang darating si Jesus? Eh, mangumpisal na kayo. Mangumpisal na kayo. Punta kayo sa inyo yung parokya. May narinig niyo yung sermon ng pare nung Sabado? Okay yung pare niya, ano? Niyari niya yung kanyang mga kapwa pare. May mga pare daw na tamad magpakumpisal. Ah, hindi pwede yun. Pag tatamad-tamad, sabi mo sa kanya, Father, maiiwanan ka. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So that's the first step to be ready. Maging handa tayo. Ito po ang instruction ng Panginoon Kristo. Utos po ito, ha? Sabi niya, be ready. Sabi niya, di ba? So you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Kaya kayo maging handa sa lahat ng panahon. Okay. Pagkatapos ng pagsisisi at binyag, ano ang gagawin natin? Balik sa dating gawi? Ha? Hindi na. Hindi na. Para hindi makabalik doon, ano ang dapat nating gawin? Ha? Nangyayari po dito sa El Shaddai yan. Kaya ako'y naniniwalang pagbalik ng Panginoong Kristo, maraming taga El Shaddai ang aabutan niya. Amen? Ano ang ginagawa? Sabi niyo, start renewing your mind with the Word of God that is being preached to you. Ito na natin ang ating isipan at kalooban sa salita ng Diyos. Hayaan na natin na yung salitang ating naririnig ang siyang magbago ng ating isipan. Kumbaga yung ating isipan nung una, papuntang sementeryo, pamuntang palingke, ngayon hindi na. Papunta na sa paraiso. Amen ba? So yung daan papunta sa paraiso ang ating tinatahak ngayon. Nasa isip lahat yan eh. Paniniwala, nagsisimula sa isip yan. Ha?
naniniwala tayo sa ating puso, nagpapahayag tayo sa ating uso, yung ating pinapaniwalaan. Sabi ng iba, Brother Mike, bata pa naman ako. Saka na yan, pag ako tumanda, nakakasiguro ka bang tatanda ka? Ay ako, ganun din katwiran ko nung ako'y niyayaya na sa korselyo. Ako, kalukuhan yan. Ha, magnegosyo muna tayo. Ay nung magkasakit ako, wala na, wala magawa sa akin yung negosyo. Mabuti na lang, mabuti talaga ating Diyos. Mabuti talaga ating Diyos. Nakarating sa akin ang salitang nagpalaya sa aking mga maling gawa at maling isipan. At simula doon, nagbago na ang aking isip. Romans chapter 12 verses 1 to 2 says, "Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Para ngayon, sa pamagitan ng ating, paano nga pala natin lilinis yung ating isipan sa pamagitan ng salita? Sa pamagitan ng pagninilay ng salita ng Diyos. Ang pinag-iisipan araw at gabi ay hindi yung problema. Ang pinag-iisipan ay yung sinabi ng Diyos. Alam niyo ba sa sinabi ng Diyos, lahat na problema mo may solusyon. Lahat na sakit mo may gamot. At ang gamot dyan, number one, ay yung salita ng Diyos. Habang nakikinig ka, nakakalimutan mo yung sakit mo. Pag sumigaw ka ng amen, lilipad na yung sakit mo. Pag pumalakpak ka ng malakas, lalakas na yung katawan mo. Amen, ha? Kaya dito sa El Shaddai, o kanina, mayroon dumating sa akin, ako nandito. Galing siya sa Lebanon, Beirut. Apat na taon na siya doon. Kamakailan lang, nakulong siya. Ikinulong siya, marami daw nakakulong. Ha? Kako, ano mga Pilipino? Mga Pilipina rin na niya. Magagalit na niya sa Diyos, yung mga nakakulong doon. Ako naman na niya, daladala ko yung Biblia, yung kasamahan ko doon. Ha? Nagdadasal ako, nagbabasa ng Biblia, at hiningi ko sa Panginoon na pauwi na ako sa Pilipinas. Kahit na ako ay walang damit na pauwiin, basta makauwi. At sa kanya nga ako niya ako na pagdating ko niya sa Pilipinas, ang unang gagawin ko, pupunta ako sa Ambel. Ha? Magpapasalamat ako. Ayun na, nakarating nga naman. Noong Lunes, Martes, noong isang Martes, nandito na. Kanina, nandyan, bago ko bumaba. Asa na siya? Umuwi na ba? O, nandito pa. Ayan. Pura natin ang Panginoon. Ha? Yung iba doon, ilang buwan na nakakulong. Siya, 2 linggo lang. Pinalabas na siya. Bakit? Meron kasi tayong mga kapatid doon sa fellowship na tumulong sa kanya. Kaya mahalaga po yung fellowship. Yan ang ating extended family. Kapag kayo ay nasa ibang bansa, hanapin niyo muna ang fellowship ng El Shaddai. Sa lahat ng problema, tutulungan kayo ng Panginoon. Amen? So, akala natin, masaya ang buhay doon sa abroad. O, kita nyo, di lang natin nalalam dito, ang daming nakakulong pala doon. So, umuwi siya dito. Mabuti, hindi humad. Nakadamit. Pero gusto pang bumalik. Papapareover pa sa akin para makabalik. Hallelujah. So, dapat tayo ay mag-iba na at magbago ng isip. Galing ka na sa kulungan eh. Ha? Mag-iba ka na, magbago ka ng isip. Diba? Para malaman nyo kung ano ang kalooban ng Diyos. May kayong binabalak. For example, balak nyo pumuntang abroad para magtrabaho. Manalangin kayo.
Alamin niyo sa Panginoon kung kalooban. Kumuha ka ng bulaklak. Ha? Pitasin mo yun, ha? Kalooban? Hindi kalooban? Kalooban? Hindi kalooban? Heaven ba? Bakit? Ginagawa nung unang panahon yan eh. Ako ngayon, ganyang ginagawa ko, hahakbang ako. Kalooban? Kalooban? Hindi kalooban? Kalooban? Pag gusto ko, puro kalooban. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang hirap sa atin kasi, humingi tayo ng payo sa Panginoon, pero mayroon tayong sariling payo. Yun ang ating gustong mangyari. Ay, hindi yun. Magtiwala kay Yahweh ng buong puso, ha? Huwag sa sarili nating kaalaman. Sa gayon, itutumpak ka sa bawat iyong lakad. Tuturuan ka ng Panginoon. So, ialay na natin ang ating buhay sa Diyos. Diba? Ay paano, Brother Mike, yung napangasawa ko? Ayaw akong papunta na sa El Shaddai. Kinito ko sa inyo, Sister Jenny ng Alaska. No, pinagbawalan ng asawa niya, Amerikano. Pag hindi siya tumigil sa pupunta sa prayer meeting ng El Shaddai, sa kakabigay na ikapo, hiwalayan siya. Ang sabi niya, pagbawalan mo ko lahat, huwag lang dito. Kung hindi, akong hihiwalay sa iyo. O, natakot yung Amerikano. Ganyan mga Pilipina, magaling dyan eh. Manakot mga puti eh. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So ano, pinagpala siya ng Diyos. Kasi pag ang Diyos ang ating sinundan, lahat ng kailangan mo ngayon, bukas at magpakailanman, Kanyang ibibigay. Amen? So para maging handa tayo, kasi dito sa mundo, ang daming aliw na inaalok sa atin hanggang sa tayo ay mabaliw. Kaya maraming baliw ngayon, di ba? Kasi maraming pang-aliw itong mundong ito. Kung ako, sinundan ko lagi yung aking aliw noon, alam kong sa anong aliw ko noon, sa sugalan. Sa sugalan. At saka sa pelikula. Naging producer ako ng pelikula noon. Ha? Kaya ako nag-produce ng pelikula kasi gusto ko mga artista lumapit sa akin. Marami ang talagang lumalapit sa akin, magandang artista. Nung wala na akong pera, wala na akong nakikita lumalapit sa akin. Hallelujah. Mabuti na lang ang Diyos. Mayroong kasawala, laging kasama natin. Okay. So paghahanda ito, paghahanda. Para sabi ni Jesus, be ready all the time. Amen. May mga binyaga na pagkatapos yung binyaga, nawala na. Ha? Nagliwaliw na. Para yung alibughang anak, pagkatapos yung bigyan ng mana, nagsarili. So nagkaligaw-ligaw. Ay hindi ito, once you decide this way, doon tayo pupunta. Amen? May sunod-sunod yan eh. Para tayo maging handa all the time. Okay? So nagbago ng isip nyo. Ano ngayon ang laman ng isipan nyo? Ha? Paano binabago yung isipan ng tao? Sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos at pagninilay noon. Araw at gabi. Bakit natin kailangan pagnilayan? Para malaman natin kung anong nararapat natin gawin. At iyon ang dapat natin gawin. Sa sandaling iyon ang ginawa natin, yung pangako ng Diyos darating sa atin. Amen. Iyan ang purpose ng pagninilay. Ang layunin ng pagninilay. Sabi sa Diyos, 1:8, pagnilayan nyo araw at gabi, nang sa gayon, matupad nyo ang lahat ng ipinag-uutos doon. Lahat na ipinag-uutos. Alam nyo ba yung lahat na utos ng Diyos? Ha? Hindi lang yung 10 utos. Ha? Yung lahat na pinag-uutos, may utos dyan kung paano tayo yayaman. May utos dyan kung paano tayo manatiling bata. May utos dyan kung paano haba ang buhay natin sa balat ng lupa. Ha? Kailangan malaman natin mga utos na yun. Pero ang kapal ng Biblia,
Ako, hindi ko nga nababasa pa buong Biblia eh. Papulot-pulot lang ako. Pero may nasumpong akong isang pangako ng Diyos. Na kapag ginawa natin ito, lahat ng utos niya, kahit hindi mo alam, natupad na natin. Gusto niyo malaman? Ha? Kung ano yon? Ito ngayon, ang pangatlong dapat gawin natin para tayo laging handa. Kasi pag naghanda tayo, pagkatapos natulog tayo, pagising natin, ang katabi natin, demonyo na pala. Hindi, you should always be alert. So third is, to be prepared always, start loving your enemies, your neighbors, and doing good to them. Kita niyo yun? Ha? Estep yun eh. Kasi nakapagninan, kasi kapag hindi ka nagnilasalitan ng Diyos, yung galit mo hindi mawawala eh. Maisip mo yung pangalan yun. Sabi mo, papatayin ko yun, papatayin ko yun. Sabi ni Turti, patayin lahat yan. Lalo na ngayon, papapatay ka talaga pag hindi ka tumino. Ano gusto niyo patayin? Oh, kailangan gising tayo all the time. So, start loving your enemies, your neighbors, and doing good to them. Hindi lang basta nagmamahal. Amen? Sino sa inyo may kaaway? Wala kayong kaaway? Walang nang-aaway sa inyo? Walang nagpipersecute sa inyo? Walang naninirampura sa inyo? Walang naniningil ang utang sa inyo? yung mga nangangutang, number one na nakakukang kaaway yan. Pag sinisingin na, inaaway yung inutangan. Hallelujah. O ito, Romans chapter 13 verses 8 to 10. Pakinggan nyo ito. Let no debt remain outstanding. Ha? Huwag nyong hayaan na kayo ay may nananatiling utang. Utang. Utang na loob. Utang sa pera. Ha? Maraming uri ng utang yan, ha? Hindi lang pera. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. Yan ang utang na hindi natin nababayaran. Ha? Except the continuing debt to love one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law. The commandments, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandment there may be, are summed up in this one rule. Love your neighbor as yourself. Lahat na kautosan, ha, ay napapaloob, ang katuparan noon ay napapaloob sa isang utos. Ang ibigin ang ating kapwa. Tulad ng ating pag-ibig sa ating sarili. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Love does no harm to its neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man. Liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng lahat ng kautusan. Amen? So, para laging handa tayo. Of course, aawayin tayo't aawayin. Magkakaroon tayo ng kaaway. Pero ang utos sa atin, yun ang aaway sa atin, ha? Huwag nating aawayin. Mamahalin natin.
Yung nangungutang sa atin, huwag nating sisingilin. Ipanalangin natin na pagpalain. Totoo pa sa Biblia yan, he. Kasi singilin mo sisingilin, eh, kaya nangungutang sa yun. Walang pira, eh. Ha? So, pag siningil mo siningil yun, mainis yun. Aawahin ka pa noon. Karamihan pa naman ang nangungutang, pag sinisingil na, totoo yan. Sila pang galit. Kaya ako, pag may nangungutang sa akin, di ko binibigay yung hinihingi niyang utang. Umuutang ng 1,000, biyan ko 20 pesos. Bakit? Wala akong problema intindihin, di ba? Ay kung pinautang ko yun, maniningil pa ako. Yung pautang na sinakakabayad, ang Panginoon ang magbabayad. Amen ba? Ah, sabi nakikinig naman, itong brother Mike na aral na ito, delikado ito. Marami mangungutang sa akin ito. Ah, may susunod dyan. Pakinggan nyo, hindi pa tayo tapos eh. Ah, basta, ang pag-ibig ay, ano, sabi nun sa ano, mapagpasinsya. Ha? Ang pag-ibig ay mahaba ang pasinsya. Long suffering. Kaya karamihan sa mga umiibig, nasa emergency room. Love is patient, di ba? Pasyente ang pag-ibig na yan. Eh. Kailangan inaalagaan yan. So, ang lahat na kautusan ay natutupad sa pamagitan ng ating pag-ibig sa ating kapwa. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng makasasama sa kanyang kapwa. Makasasakit ng kanyang kapwa. Iyan pag-ibig. Hindi baling masaktan ka na lang. Huwag lang ikaw ang makasakit. Amen ba? Iyan ang pag-ibig na hinahanap ng Diyos. Next is, de, narinig mo. Ha? Mahalin yung mga nangungutang na hindi nagbabayad. Paano ngayon kung utanga ka ng utangan? Ha? Ito ang susunod. We must always be wise. Maging wise naman tayo. Ha? Malalaman niyo yung taong talagang mahilig mangutang na hindi babayad. Ha? Pag pumupunta na sa inyo yon, tingnan mo na lang. Ako ganyan tinitingnan ko. Sabi ko, tinitingnan ko, kako, ikaw na naman. Hallelujah. Kagaya may lumapit sa akin isang araw. Ikaw na naman. O ano na naman yan? Gamot po ng mister ko. Gamot na mister mo. Noong isang araw, gamot ng anak mo. Noong isang linggo, gamot ng apo mo. Ngayon, gamot na naman mister mo. Pakakakususunod yan, pampalibing na mister mo. Sabi ko punta ka rin Dr. San Juan. Ay, pero nakaalis na ako, nakonsensya ako. Mali yata ang ginawa kong yun, ano? Maalay mo kung totoo may sakit yung asawa noon, ano? Eh, nihintay ko bumalik kanina, eh, hindi na bumalik sa akin, eh. Iba naman yung dumating. Yung isang tinanggihan ko kahapon, dalawang dumating ngayon. Hallelujah. Kaya, laging handa tayo. Kasalanan ba hindi ko pagbibigay? Sinong sasabing kasalanan? Sinong sasabing hindi? Wala tayong alam. Wala tayong alam. Makokonsensya ka na lang. Ha? Pag mayroon kang konsensya, makokonsensya ka. Amen ba? Okay. Be wise. Be wise and faithful in fulfilling your duties. Matthew 24:44-51. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Who then is the faithful and wise servant? Oh, sabi ko sa inyo, nandito yun eh. Whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food at the proper time. It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns.
I tell you the truth, he will put him in charge of all his possessions. But suppose that servant is wicked and say to himself, my master is staying away a long time, and he then begins to beat his fellow servants and to eat and drink with drunkards. The master of that servant will come on a day when he does not expect him and at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him in a place with the hypocrites where there will be weeping and gnashing of teeth. So, sa ating paghahanda, may kanya-kanya tayong tungkulin na ibinibigay ang Diyos. For example, sa ating fellowship, tungkulin kong ibahagi sa inyo ang mga kapahayagan o paliwanag na nasumpungan ko sa Biblia. Tungkulin nyo naman na makinig at pumalakpak. Heaven ba? Kasi, kung tahimik na tahimik kayo, salita ko ng salita dito, baka akalain ko, wala na kayo dyan. Nangangarap na lang ako, nandiyan pa pala kayo. Diba? Pero pag tahimik naman, nakikinig talaga yon. Pagkatapos makinig, naunawaan, pumapalakpak ng malakas yon. Amen ba? Oh. So, may kanya-kanya tayong assignment. Sabi nito, who then is the faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in household to give them their food at the proper time? It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. Diyan sa Hong Kong. Marami diyan, dati. Ay, by the way, diyan sa Hong Kong, matagal-tagal ako nakakabalik diyan eh. Ah, kuha ko si Pagin pagkatapos ng overnight. First Sunday ng September, nandiyan ako sa Hong Kong. Ah, kakain lang ko sa restaurant. Ito mga paborito kong pagkain. So after the overnight, first Sunday, Saturday ng September, andyan ako sa Hong Kong. Tuwa-tuwa sila sa Hong Kong ngayon. Ha? Makakasama ko sila sa hapunan. Pakakainin ko sila. Pakainin ko sila ng siumay. So, para maging handa tayo lagi, huwag yung iiwan yung tungkulin nyo. Diba? Lalo dyan sa ibang bansa, ha? Huwag yung pinag-away-awayan yung tungkulin nyo. May kanya-kanya tayong tungkulin. Panindigan natin. Kung ikaw ay singer, aba, mag-practice ka araw-araw gabi. Kung ikaw naman ay manunugtog, aba, magtugtog pa araw gabi. Kung ikaw naman ay mangangain, ay kumain ka. Kasi mayroon sa kanila may food ministry. Dito na sa atin, walang food ministry sa Ambil eh. Doon sa abroad, mayroon silang food ministry. Kaya ang tatabaan nila doon. Bible ministry. So be wise and be faithful in fulfilling your duties. Malay nyo, ha? Habang kayo nagwabalis, biglang dumating ang Panginoon. Inabotan kayo nagwabalis. Ay, pero kung sabi nyo, matagal, natulog kayo, yakap nyo ngawalis. Hindi kayo nagwabalis. Kaya sa Hong Kong, kwento sa akin sa Hong Kong yan, pag wala ang amo, nasa telepono. Telepono. Pag madalik nang dumating ang amo, ha, magwawalis na yun. Patapos, wibisikan yung mukha ng tubig. Kunyari, pinapawisan sila. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And finally, tuwing ako'y nakikinig, tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita, nalaman kong susi ng kanyang mga hinala, sa gabay ng ligtas niyang pinagpala, sa gabay ng likod niyang pinagpala, itaas na mga kamay, finally, ako ngayon'y may bagong buhay, ako ngayon'y may bagong buhay, finally,
sabay-sabay. Yes, yes, finally. Ang buhay ko ngayon, siksik-liklik. Ang buhay ko ngayon, siksik-liklik ng biyaya. Sabihin mo sa iyong katabi kung may pagsubok. Ay hindi alintana. Pagkat ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan. Sa pagdahak ng kabanalan. O kagalakan ng taas ang mga gabay, finally. Ako ngayon malaya na. Lubundag ang mayaman na. Ako ngayon mayaman. Sumigaw ang magaling na. Praise God. Ako ngayon. Ngayon, may bagong buhay. Ako ngayon, may bagong buhay. Sumigaw ang mga pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Lumundag ang mga tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally. Sabay-sabay. Finally. And finally. Sabay-sabay. Purihin ang Panginoon. Finally, tas ang ating mga prayer request. Lahat na niyong prayer request, passports, handbags, etc. Tas natin at tayo manalangin. Sabi niyo, Panginoon, turuan mo akong laging maging handa sa lahat nang panahon, nang sa gayon, sa inyong pagbabalik, makita ko ang inyong pagdating. Pagpalain niyo po ang aking pakikinig, tuwi-tuwina ng mabuting balita. Pagpalain ang lahat ng aking gagawin sa araw-araw. Pagpalain... Iba yung naupuan. Okay. Okay. So ngayon, handa na ba kayo? Para tayo may maging ganap na handa, tularan natin si Noah. Kaya araw-araw, maging mukhang bibig nyo, ako'y si Noah ngayon. Pag kayo nagkikita, malalaman niyo kung sino ang handa. Kapag sinabi mong, ako si Noah ngayon, ang isasagot ng sasabihan mo, ano ngayon? Diba? Pag hindi kinakasagot ng ganon, hindi handa yun. Amen ba? So, ipapraktisin natin yan. Pag nasa lubong mo, ako'y si Noah ngayon. Pag sinagot sa'yo, o ano ngayon? Mapanan ako sapagkat hindi ako makakalimutan ng Panginoon. Ulitin nyo nga. Okay. Paano natin tutularan si Noah? Paano? Ha? Paano? For example, paano natin tutularan si Jesus? Paano? Aba, kailangan kilanlin natin. Kung gusto natin tularan, kilanlin natin yung kanyang pagkatao, yung kanyang ginagawa, yung istorya di un amor niya, yung kanyang buhay. Kaya ngayon, binabahay ko sa inyo tuwing araw ng Sabado ang panahon ni Noah at ang kanyang ginawa. Marami pa akong katanungan. For example, may tinanong kanina, saan napunta yung tubig nga pala? Ha? Saan napunta? Tatandaan nyo, nabalot yung kalupaan buong daigdig, nabalot ng tubig. Lumubog ang buong daigdig sa tubig. Yung pinakamataas sa bundok, lumubog yun.
20 feet higher than the tallest mountain, yung tubig. Sa buong daigdig yun, nabalot. Kaya lahat na may buhay, ha, ay nalunod. Maliban yung nandun sa daong ni Noah. Yung makasan ni Noah doon. So, paano natin malalaman yung buhay ni Noah? Alam niyo si Noah, nung dumating yung baha, 601 years old na pala. 601. So in other words, sa loob ng 600 taon, namuhay na kalugod-lugod si Noah sa Diyos. Ay tayo, minsan isang araw lang tayo kalugod-lugod sa Diyos, ano? Pakaraan isang araw, ha? Liko-liko na naman tayo. Kung ano-ano kasi mga pinanakikita natin sa ating paligid. Pero si Noah, marami din nakita sa kanyang paligid noong panahon na yun. Bakit hindi natukso si Noah ang gumayan na lang doon sa karamihan ng tao? Bakit? Ha? Sa Sabado. Sabihin ko sa inyo sa Sabado. Ha? Gusto niyo malaman? Sabihin niyo, ako si Noah ngayon? O ano ngayon? So, araw-araw, pag may kasalubong ka, tandaan mo kung taga El Sadayan ako nakikinig. Kahit wala dito, kung nakikinig sa radyo yan eh, mamemorya nila yan eh. Iyan ang lagi nating gagawin sa hanggang sa makarating tayo sa overnight. Lagi sasabihin natin, ako si Noah ngayon. Halimbawa, may dumating sa'yo. Ah, ay, Mari! Sabi niya, ah, Maring Ising! Sasabihin mo, hindi ako si Ising. Sino ka? Ako'y si Noah ngayon. Pag sinagot ka, o ano ngayon? Ay, ano, yung kasama natin yon, di ba? Yan ating password, di ba? Yan ating password, di ba? Lalo na sa mga nangungutang. Sabi mo sa nangungutang, ako si Noah ngayon. Pag hindi sinagotang, o ano ngayon, huwag mo putangin. Okay. Find your partner. Find your partner. Okay, anong sasabihin niyo una? Ako'y si Noah ngayon. 1+1. Ako si Noah ngayon. 3+3. Seven plus seven. 'Yan, pore ng Panginoon. Tasa kamay, tasa kamay. Alam niyo yung isang katangian ni Noah? Noah is always ready. Laging handa si Noah. Kaya lahat na sinabi ng Diyos, agad-agad naririnig Noah. Kaya wala siyang tanong-tanong pag sinabi ng Diyos, gawa ka ng gandaong. Handa siya agad, ready siya right away. Ang tanong ko sa inyo, sino ang katulong ni Noah nang gawin ang daong? Ha? Masasabado, malaman nyo yan. Ha? Ito ngayon, pagtapo ko sa inyo, ang isisigur ngayon, I am ready. Saan yung television naririnig yan? Saan yan? Are you ready? Ano sisigaw nyo? God bless you. Salamat sa Diyos. Thank you, guys. Bye.
ako'y magsasaya sa piling mo.